Palagi nating sinusubukang mapabilib ang iba sa ating mga salita, kilos, at itsura. Ito man ay sinasadya o hindi. Pagkatapos ng lahat, likas sa tao ang nais na magustuhan at hangaan. Ngunit, alam mo ba na may ilang mga bagay na ginagawa mo na maaari kang maging kaakit-akit nang hindi mo namamalayan? Lumalabas na may higit pang mga dahilan para maging kaakit-akit kaysa sa pagkakaroon lamang ng magandang mukha o magandang katawan. Kung gusto mong malaman kung ano ang mga kaakit-akit tungkol sa'yo, bagamat maaaring hindi mo ito sinasadya, ito ang mga bagay na may malaking epekto sa iyong pagiging kaakit-akit. Number 1. Ngumingiti ka sa lahat, kahit sa mga estranghero. Nakakahawa ang pagngiti. Kung may nakikita kang nangiti, mahirap hindi ngumiti pabalik. Isa itong simpleng galaw na maaring magmukhang mas madali kang lapitan, kumpiyansa, at kaakit-akit. Nakakatulong din itong bumuo ng tiwala sa pagitan ng mga tao at ginagawang komportable ang iba sa paligid mo. Ito ay dahil ang mga tao ay nahihirapang tumugon ng positibo sa mga positibong emosyon. Kapag may ngumingiti sa atin, nat-trigger ang utak natin na mag-isip. Mukhang masaya ang taong to. Dapat tayong makipag-ugnayan sa kanila. At bilang resulta, mas malamang na maging palakaibigan ka. Number 2. Lagi mong sinusubukang maging magalang. Hindi mo kailangang maging pinakamalakas na boses o pinakasikat na tao sa kwarto. Maaari kang maging magalang at maalalahanin at mapapansin ng mga tao. Ang pagiging maalalahanin ay kaakit-akit dahil ito ay nagpapakita na ikaw ay may magandang ugali at gusto ng mga tao na makasama ang mga mabait, palakaibigan, at magalang sa iba. Kapag magalang ka, pinapasaya mo ang mga tao tungkol sa kanilang sarili. Sa isang paraan, ipinapaalam mo sa kanila na mahalaga sila at karapat dapat silang tratuhin ng may paggalang. At kapag ginawa mo yon, hindi nila may iwasang magustuhan ka pabalik. Number 3. Pinapanatili mo ang pagiging misteryoso. Kapag nakilala mo ang isang tao sa unang pagkakataon at sinabi mo kagad sa kanila ang lahat-lahat tungkol sa iyong sarili, wala nang iba pang dapat matutunan at iyon ay mabilis na nakakainip. Ngunit kung magpipigil ka sa ilang mga detalye at tila may higit pa sa iyo kaysa sa nakikita ng mata, nakaka-intriga yon. Ang pagiging medyo misteryoso ay kaakit-akit. Ito ay nagpapanatili sa ibang tao na manghula at ito ay nagpapanatili sa kanilang interes. Ngayon, ang pagiging misteryoso ay hindi nangangahulugan na pagsisinungaling o pagpigil sa impormasyon. Ibig sabihin lamang nito ay hindi mo ibibigay ang lahat ng sabay-sabay. Number 4. Nakakahanap ka ng humor sa lahat ng bagay. Ang pagtawa ay ang pinakamahusay na gamot. Ngunit alam mo ba na maaari rin itong maging lihim na sandata mo? At yon ay dahil ang isang mahusay na nagpapatawa ay nagpapahiwatig ng katalinuhan at kakayahang umangkop. Dalawang bagay na hindi ka panipaniwalang kaakit-akit sa mga potensyal na kapareha at magkakaibigan. Ang kakayahang makita ang katatawanan sa anumang sitwasyon ay nagpapakita na mayroon kang pakiramdam ng kamalayan sa sarili at pagpapakumbaba. Nakikita mo ang mundo sa lahat ng maliliit na mga bagay, mga kapintasan, na may ngiti sa iyong muka. Nagagawa mong pagtawanan ang iyong sarili at hanapin ang mas magaan na bahagi ng mga bagay. Naintindihan mo na ang buhay ay hindi perpekto at kung minsan ay nangyayari ang mga bagay na hindi natin makontrol. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi tayo pwedeng maging masaya. Number 5. Mabilis mong makita ang strengths ng isang tao. Ang kakayahang makita ang mga kalakasan ng isang tao ay isang senyales na meron kang mabuting paghuhusga. At iyon ay lubos na kaakit-akit. Pinapakita nito na naa-appreciate mo ang kanilang pinakamahuhusay na katangian. Isipin mo,
Walang gustong makasama ang isang taong nakikita lang ang masama sa kanila at nagre-reklamo o nangungulit lang sa bawat kilos nila. Nais nating lahat na makasama ang isang taong nagpapasaya sa atin tungkol sa ating sarili. Number 6. Lagi kang handa para sa isang adventures, kahit ito ay maliit. Kapag ang mga tao ay nag-iisip ng isang adventurous na tao, karaniwan nilang nailalarawan ang isang taong daredevil. Ngunit hindi lang iyon ang paraan para maging adventurous. Maaari itong maging kasing simple ng pagsubok ng isang bagay na hindi mo pa nasusubukan, tulad ng pagluluto ng bagong putahe o paggalugad sa isang hindi pamilyar na lugar. Bakit nga ba kaakit-akit ng pagiging adventurous? Well, bilang panimula, may pinapakita nito na handa kang sumubok ng mga bagong bagay, kaya may potensyal para sa kasiyahan. Pinapakita rin nito na bukas ang iyong pag-iisip na nangangahulugan na mas malamang nahusgahan mo ang isang tao batay sa isang bagay na pinaniniwalaan niya o iba ang ginagawa niya. At number 7, ikaw ay ambisyoso. Ang mga taong ambisyoso ay madalas na nakikitang mas kaakit-akit dahil sila ay may tiwala sa sarili at sumusunod sa kung ano ang gusto nila. Kapag meron kang isang malakas na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili at isang malinaw na ideya kung ano ang iyong mga layunin, ipinapakita nito na hindi ka basta-basta na lang gumagawa ng mga bagay dahil gusto ng ibang tao na gawin mo ang mga ito. Ikaw ay aktibong naghahanda ng iyong sariling landas sa buhay. Meron kang apoy sa loob mo at gusto mo na higit pa sa buhay kaysa sa normal. Gusto mong mamuhay ng may layunin at magkaroon ng epekto sa mundo sa paligid mo. Ang ganitong uri ng pagkahilig sa buhay ay hindi makakailang nakakaakit na katangian. At yan ang lahat ng mga bagay na dahilan ng pagiging kaakit-akit mo nang hindi mo namamalayan. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay anuman ang iyong mga tampok o kapintasan. Lahat ng ito ay tungkol sa kung paano mo dinadala ang iyong sarili, kung paano mo tinatrato ang iba, at kung anong uri ng enerhiya ang iyong inilalabas. Comment nyo naman sa baba yung mga nakakaakit na katangian na meron kayo na hindi nabanggit sa video na to. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din. Nga pala, alam mo ba na pwede mong malaman kung nagpapanggap lang ang isang tao sa'yo? Nandito sa video na to, panoorin mo. Salamat!